Magandang araw po sa lahat ng YouTuber at sa lahat ng aking subscribers. Sa araw na ito, magro-road trip ulit ako sa Quezon City sa National Kidney and Transplant Institute na matatagpuan sa Barangay Bagong Pag-asa 1105 sa Quezon City. So itong National Kidney, guys, matatagpuan ito sa tapat ng Quezon City Hall, Quezon City Parking Building sa East Avenue. So sa mga pumunta dito, meron po akong tips para mapabilis ang inyong biyahe, walang aberya, walang abala. No, sa mga manggagaling sa western part ng Metro Manila gaya ng Camanava at dito sa Quezon City. No, dahil ako ay manggagaling dito sa San Francisco del Monte, no, ditong Divera Street, Barangay Mariblo sa Quezon City, no, sa akin ng isip din. So ang pinakamagandang ruta na aking advice sa inyo ay sa Quezon Avenue. So dito ako manggagaling sa Roosevelt, no, sa FBJ Avenue. So magyo-U-turn ako dito sa Quezon Avenue sa may tapat ng Meralco. Ayan. Dahil ito ay napakabilis lang. Dahil dadaan ko lang yung Quezon Avenue at pagdating sa dulo may expressway, no? Yan yung Quezon Avenue underpass. So ngayong araw ay araw ng Biyernes. So itong video na to medyo matatagalan tong ipapublish dahil medyo busy pa po ako kasi sa aking trabaho at saka ini-edit ko pa kasi ito. So ngayon, guys, naka-alert level 3 pa rin ang buong Metro Manila ngayong araw ng Biyernes. So bawal pa rin lumabas mga tao na walang bakuna o walang dalang vaccine card. Okay? So sa araw na ito, medyo mainit ang panahon. Napakaganda ng panahon na ito. Ang araw na ito dahil walang ulan. So maghapon talaga. Kaya wala pong abala sa biyahe. Napakaluwag lang po ng daloy ng trapiko dito sa Quezon City. Kung inyo papapansin, medyo bumigat lang ang daloy ng trapiko pagdating ng stoplight. So yun, guys, andito na tayo sa may Pantrangko, dito sa may Sugo. So itong footbridge na itong ating nalampasan ay Pantrangko ang tawag dito, no? Dito mga manggagaling yung mga jeep na biyaheng Munoz, Pantrangko. So guys, kaunting kaalaman lang po, yung National Kidney Transplant, doon po dinadala yung pasyente na may sakit sa kidney o yung mga pasyente na may mga problema sa bato. Special talaga yun. Doon sila ina-admit, doon din na dinadialysis yung ibang pasyente. So sa mga gustong pumunta dito, kapag kayo ay taga norte, halimbawa sa Fairview, bye-bye nyo lang ang Commonwealth. Pagdating sa Circle, Quezon Memorial Circle, iikot lang kayo ng kunti at matatagpuan nyo na ang East Avenue sa Gate 1 kayo dadaan sa may tapat ng parking building ng Quezon City Hall. So andito na tayo sa may intersection ng Timog Avenue. So kapag kumanan kayo dito, papuntang Timog Avenue yan, papuntang GMA, GMA Network, yan. Tapos ang tagos niyan sa East Avenue din. Pero ang choice ko dito sa Quezon Avenue dahil medyo mabilis dito at kaunti lang yung stoplight. Dito ang part na to sa Quezon Avenue, ang pinipili kong daanan ay itong pangalawang linya. So yung pinaka-inner kasi, yung pinaka-gilid sa kaliwa, may mga part kasi dyan na pang U-turn. So lalo pag may solid yellow lane, bawal kayong dumaan dyan papuntang Commonwealth. Halimbawa, pwede na lang kapag maluwag ang daloy ng trapiko, pero kapag matrapik
at may nagbabantay ng mga traffic enforcer, bawal na bawal kayong dumaan dyan sa pinaka-inner. Pinaka-safe ay dito sa second lane. At pag diniretso nitong second lane, ang lusot nito ay sa underpass ng Quezon Avenue. Sa dalawang side naman, yan yung papuntang EDSA. May left turn sa dulo. Sa pagdating sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, papunta naman yung Trinoma sa papuntang Balintawak. Pag dinaritsa, papuntang East Avenue Circle. Yan. So yan guys, andito na tayo sa may National Bookstore. So para mapunta niyo yung lugar na yan, yung tibilihan ng mga school supplies, gamitin nilang service road kapag ay papasok kayo sa may paglagpas lang ng Timog. So dati dumadaan ako sa examiner, no, sa may stoplight na yan. Kaso ngayon iniiwasan ko na dahil isang beses may nagbabantay na MMDA personnel at may nakalagay ng no left turn kapag ay galing ng West Triangle Townhomes or galing kayo ng West Avenue kapag kayo dumadaan ng Examiner Street. Bawal kayong kumaliwa papuntang Circle or Quezon Avenue dahil hindi po pwede yan. Kaya ang ginawa ko sa Roosevelt na lang ako sa may Fisher Mall at tinagos ko na yun itong Quezon Avenue para safe na safe. So paalala lang po sa lahat ng mga biyaheros dito sa Quezon City, pinapatupad na yung no contact apprehension. So ang ibig sabihin nun, kahit walang makakita sa inyo, meron na pong nakatutok na CCTV cameras sa bawat intersection. So bawal po kayong lumabag sa batas trapiko, no? Kailangan nating sundin para ligtas po palagi ang ating biyahe. So, minsan kasi yung iba, porkit wala nakakita, dire-diretso lang sa pagmamaneho. Kaya ayon, naka-receive ng mga violation sa kanila bahay dahil sa kanilang paglabag ng batas ng trapiko. Kaya iwasan po natin, gawin po natin yung tama kahit walang nakakita sa atin. So guys, papasok na tayo ngayon sa Quezon Avenue underpass. So ito yung part ng Quezon Avenue na napakabilis lang. So ito yung expressway ng Quezon Avenue. Kapag kayo dito dumaan, mabilis lang kayo makarating sa East Avenue dahil wala po ditong stoplight. Pero dandahan lang po kayo sa pagpapatakbo ninyo mga sasakyan dito dahil madalas din po nangyayari ang mga aksidente. So minsan may nagbanggaan na truck, kasagian, mga motor, mga kotse. Kaya dandahan lang po sa pagpapatakbo. Dapat i-maintain lang po natin ng 60 km per hour na speed limit. So lagi din po tayo nakatingin sa ating side mirror. Tingnan natin yung ating likuran. Baka hindi natin alam, may mga humaharurot na mga malalaking sasakyan or malalit na sasakyan at baka para makaiwas po tayo sa aksidente. Dahil hindi po minsan sa harap ang aksidente, minsan nasa likuran po natin. Kaya maging alerta po tayo. So yun guys, andito na tayo sa may wildlife. So yung mga sa left side part, yan yung wildlife. Sako po yan ng wildlife. Napakalawak ng park na ito. Sa mga gusto pumunta, available po yan, no? Lunes hanggang Biyernes. So sa ngayon naka-alert level 3 ang Manila. Bawal po pumasok ng mga bata. So guys, malapit na po magluluwag ang IATF, no? Sa February 1, balita natin na magluluwag daw sila, no? Baka ilipat na tayo sa alert level 2, no? Pag natupad 'yon, pag nangyari 'yon, pwede nang lumabas mga bata.
Pero hindi pa rin tayo magpakampante dahil hindi pa rin tuluyan na nawawala yung coronavirus. Kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. So dito na tayo sa East Avenue. Pasok lang tayo sa gate 1. So kapag bago lang kayo dito, no, kapag pinapara kayo ng guardia ng National Kidney Transplant, ibaba niyo po ang inyong pinto ng inyong sasakyan para po kausapin kayo at tatanungin kayo, or di kaya may hahanapin man sa inyo na may vaccine card, kailangan niyo pong ipakita. Nandito na tayo sa gate 1, dahan-dahan lang tayo sa pagpasok. Kapag may maraming tao, dahan-dahan tayo. So may speed limit dito na naka-maintain na 10 km per hour. So guys, dito din nadala yung mga may sakit sa kidney, no? Kaya kayo, iwas-iwasan niyo po yung pag-consume ng soft drinks at mga maalat para hindi kayo ma-confined dito. Dito din nadala yung mga dinadialysis. Kaya hanggat maaari, sana huwag po tayong magkasakit ng ganyan. So sana guys, ligtas po kayo sa araw na ito. Ingat-ingat po kayo saan man kayo naroon. Salamat po muli sa inyong suporta sa akin, no, sa mga nanonood sa aking videos. Pasensya na po kayo at hindi ko agad kayo nabalikan dahil busy po ako. Kita-kita tayo sa susunod kong videos. Mag-ingat po kayo palagi. Sundin po natin ang health protocols.